Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagdalangin ni Santa Lucia ang dalaga at martir ay siya nawang tumangkilik sa amin upang ang pagdiriwang namin ngayon sa kapanganakan niya sa kalangitan ay siya ring aming makitang para sa amin kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan? Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo na tila di alintana ng Panginoon ang kabalisahan mo at tila di pansin ang iyong kaapihan? Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang makatatarok. Ang mga mahina't napapagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay.
Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy papurihan, Ama kong sariling buhay. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Panginooy papurihan, Ama kong sariling buhay. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos, kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy papurihan, Ama kong sariling buhay. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Panginoong nagliligtas sa di darating tiyak, mapalad siyang makarap. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa ating misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa tuwing tayo pumupunta dito sa simbahan ng Quiapo, pagpasok na pagpasok pa lang ninyo sa Puerta Mayor, natitiyak ko na umaalingaw-ngaw ang paanyayan ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo ngayon.
lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Lumapit kayo sa akin. Natitiyak ko kaya iba sa inyo kahit galing pa sa malayong lugar, kahit may sakit, kahit may pinagdadaanan, dumayo kayo dito sapagkat ramdam ninyo pinapapunta kayo dito ni Jesus sa Sereno. Tayong lahat, alumbagay sinasabi niya, lumapit kayo sa akin. Ngunit mga kapatid, narinig natin, opo, kayong mga nabibigatan, kayong may mga pasanin sa buhay, pagpapahingahin ko kayo. Ngunit napansin ninyo, sinabi ni Jesus sa Sereno, pasanin ninyo ang aking pamatok. Kayo'y bibigyan ng aking pamatok. Minsan nakala natin, pagpunta natin dito sa Kanya, dala-dala natin ang krus natin, para bagang sinasabi natin, kunin nyo na po, alisin nyo na po ang krus ko, tanggalin nyo na po. Opo, totoo po yun. Yun ang inihiling natin, kung maaaring matanggal. Pero tingnan nyo po siya, wala po ba siyang krus na pasan? Wala ho ba siyang dinadala? Para rin siyang nangungusap sa atin na ako din may dinadala. Kaya nga siguro malapit siya sa puso natin dahil hindi siya kaiba sa atin. Meron siyang din dinadala. Meron din siyang pinapasan. Kung meron mang gustong sabihin sa atin si Jesus sa Sereno, hindi ko maaalis lahat ng krus mo. Pero, pwede kong palitan ang krus mo. Dahil ang krus ni Jesus sa Sereno, ang pamatok ni Jesus sa Sereno, maginhawang dalhin, magaan pasanin. Kaya hindi sinasabi ni Jesus sa Sereno, mawawalan tayo ng krus. Dahil siya nga, hindi nawala ng krus. Ngunit, kung mayroon mang krus na manggagaling sa kanya, ito'y magaan at makapagbibigay ginhawa pa rin sa atin. Kaya siguro sa halip na sabihin, tanggalin ang krus, palitan ang krus. Yung pamatok niya, hindi ko na ipapaliwanag masyado sa inyo yun kasi pang probinsya yung pamatok, yung ginagamit pang araro, yung inilalagay sa kalabaw o baka. Hindi makakaintindi lalo na mga kabataan sa pamatok o yung araro, baka hindi ninyo na rin alam. Kaya gamitin na natin ang krus na nilalagay din sa balikat. Kaya siguro baka mabigat ang krus mo kasi hindi ang krus ni Jesus Sereno. Ikaw ang may gawa ng krus na yan. Kaya ka nabibigatan, sarili mo, yung kasalanan mo, yung epekto ng ginawa mong hindi tama. Kaya tapos isisisi natin sa Kanya, hindi yan, talagang mabigat yan. Pero ang krus ni Jesus sa Sereno, bakit maginhawa? Bakit magaan pasanin? Sapagkat ang kanyang krus, dala niya ng may pag-ibig at pagsunod. May pag-ibig at pagsunod. Yun daw ang krus ni Jesus sa Sereno. Hindi lang siya basta nagkakaladkad o nagpapasa ng kahit anong krus. Bakit siya pumapasa ng krus? Dahil sa pagsunod niya sa Ama at pag-ibig sa atin. Kaya siguro nga, mukhang yung mukha niya'y mukhang nahihirapan, pero naniniwala po ako, sa puso ni Jesus sa Sereno, galak na galak siyang dali ng krus niya.
Bakit? Dahil ginagawa niya ito ng may pagsunod at pag-ibig. Pagsunod sa Diyos at pag-ibig sa atin. Ganun din daw ang ipagdasal natin. Kapag yung krus nating dinadala, may pag-ibig, may pagsunod, matatagpuan ninyo magaan ang krus na yan. Bilang minsan po ako sa aking pakikipagtagpo at paglingkod sa mga may sakit, lalo na po yung mga may kirot na sa kanser o anumang sakit. At nung una'y talagang bigat na bigat sila, inaanyayahan ko sila. Kung talagang wala ng lunas, sabi ko, ialay ninyo yan sa anak ninyo at sa apo ninyo. Yung dinaranas nyong sakripisyo, ialay nyo sa Diyos at sabihin nyo, matamis ko tong tatanggapin, alang-alang, sa ikaayos ng paglaki ng aking anak at mga apo. Alam niyo po, sa susunod kong dalaw, kitang-kita ko yung pagkakaiba doon sa mga taong yun. Na sa halip na ang iniinda lang nila yung kirot ng sakit ng katawan, ngayon may saysay yung kanilang dinaranas man. Opo, siguro nga hindi naalis ang krus, pero napalitan ang krus. Dahil ngayon, ang inaalala din nila, ito'y para sa aking kaligtasan at ito'y para sa pag-ibig ko sa aking pamilya, sa mga taong nagdarasal. Kaya alam niyo po, yung mga may sakit, hindi lang natin sila pinagdarasal, sila pa ang pinakamainam na magdasal. Lagi ko sinasabi sa mga may sakit, kayo ang mas may makapangyarihang dasal. Dahil yung dasal ninyo may kalakip na sakripisyo at pwedeng lakipan ng mas dalisay na pag-ibig. Dahil hindi na ito para sa inyo lang, kung hindi para din sa iba. Hindi ba ganun si Jesus sa Sareno? Yung sakit na dinanas niya, hindi naman talaga para sa kanya, para sa atin. Kaya nga, magaan niya itong pinapasan. Kaya't sa misang ito, mga kapatid, yun ang ating hilingin. Lahat tayo dito, may pasang krus ngayon. Lahat tayo dito, halos ginugupi na, dinadapa na, binabagsak na ng ating mga krus. At natitiyak ko, marami dito ngayon, pagod na. Pagod na sa buhay. Pagod na sa kakasubok. Pagod na sa mga ugnayang pilit mo sanang sinasagip. Pero pakiramdam mo parang, kaya pa bang sagipin to, kaming mag-asawa? Kaya pa ba magbago ng anak ko? Kaya pa bang guminhawa sa buhay ko? Kaya ka pinagsimba ngayon dahil sinasabi sa atin ni Jesus sa Sareno, lumapit kayo sa akin at bibigyan kayong pahinga. Hayaan nating huminga sa atin si Jesus sa Sareno. Naalala niyo sa Genesis, nung nilikha ng Diyos ang tao, hiningahan niya ang tao. Hayaan din natin huminga sa atin. Pahinga. Diba? Diba pag sinabi natin pahinga, hindi lang yung matulog ka o humiga ka. Pwede rin daw ibig sabihin ng pahinga, pahingi naman ng hininga. Jesus Nazareno, pahingi naman nung pag-ibig mo at pagsunod mo. Pahingi naman nung awa mo para guminhawa tayo at lumakas din tayo.
hindi natin maiiwan ang krus pag alis natin sa Quiapo. Pero pwede nating palitan ang krus natin sa buhay. Nawa, ang krus ni Jesus sa Sareno ang matamis natin pasanin. Sapagkat hindi lang ito maginhawa, may dagdag pa. Kapag krus ni Jesus sa Sareno daw po ang ating hiniling, krus na may pag-ibig at pagsunod, kasama pa niya tayo sa lahat ng panahon. Hindi ka kailangang mag-isa lang pumasan. Sasamahan niya tayo hanggang matapos natin ang pagbubuhat ng krus at tayo din, hindi lang pahinga, hindi lang ginhawa, kung hindi buhay na walang hanggan. Mahal na pong Jesus sa Sareno, alam niyo po ang aming pinapasan. Alam niyo po ang kapaguran namin sa buhay. Kayo na po ang bahala sa amin. Ialok niyo po sa amin ang inyong krus ng kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, sinabi ni Jesus, lumapit sa akin lahat kayong nahihirapan at may pinapasan at pagiginawahin ko kayo. Buo ang tiwala sa pangakong ito, idulog natin sa kanyang ating pangangailangan at sabihin natin, Jesus, maawa ka sa amin. Jesus, maawa ka sa amin. Ang Santong Papa at mga obispo ng simbahan, naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pagkakasundo. Manalangin tayo. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa mabibigat na pasanin sa buhay, naway makahanap ng kanlungan sa Panginoon. Manalangin tayo. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga naliligalig o nagdaranas ng kaguluhan ng isip, naway makatagpo ng kapanatagan kay Kristo, manalangin tayo. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga pinahihirapan ng karamdaman at pananakit ng katawan, naway makatagpo ng ginhawa at pagaling sa pangangalaga at malasakit ng mga taong kumakalinga sa kanila, manalangin tayo. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga namayapa na ay makatagpo nawa ng walang hanggang kapahingahan, manalangin tayo. Jesus, maawa ka sa amin. Ibulong natin ang iba pa nating kahilingan. Ama naming nasa langit, ipinangako sa amin ng iyong anak na kami kanyang pagiginhawahin kapag kami ay nahihirapan. Loobin mo na sa tuwing ay makasunod kami sa kanyang paggabay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan ng kanyang kapayapaan. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristong, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming handog ang tinapay at alakalay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayun din aming inanda ang aming puso upang dito
sa pagdating mo. Magsitayo na po tayong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkaloob mong aming sambahin ang alam mo nang may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni Santa Lucia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel ang kisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose,
San Juan Bautista, Santa Lucia, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung kayo minsan ang aming sinisisi kapag kami nabibigatan. Patawad po kung minsan nagdududa kami sa iyong pag-ibig at kabutihan kapag dumadaan kami sa mga pagsubok sa buhay. Linisin niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng ginhawa at lakas at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang ating ginhawa, pahinga at lakas. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Jesus, sa aming piling, manawag sa lupa at kami ay aliwin.
puso namin ay papagalabin ng pag-ibig mong di magmamaliw. Jesus, halina, tanging pag-asa ka, hanggin mo kami sa aming sala, taglay mo ang liwanag ng umaga, ang pagsikat mo'y wag nang mantala. Halina, Jesus, at iyong available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari po kayong magtungo sa finance office. Ang oras po ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, ikawalo po ng umaga hanggang ikalima ng hapon. At kapag Biyernes at Linggo, ikalima po ng umaga hanggang ikawalo ng gabi. Mayroon po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagalaw mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod, sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Ang inyong po mga pamisa, love offerings, online donations, ang mga tumutulong po sa pagpapagawa, paglilinis, pag-aayos ng ating simbahan. Medyo marami-rami pa ho tayong gagawin. Paghahanda na rin po ito sa nalalapit na kapistahan at deklarasyon bilang pambansang Dambana. Sana po marami pa rin ang tumulong para mas mapaganda natin ang simbahan. At salamat din po ng marami sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo din sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Hindi lang natin pinangangalagaan ng simbahang bato, kundi ang simbahang buhay, lalong-lalo na ang mga dukha at nangangailangan. Magaan at maginhawa ang krus ni Jesus Nazareno sapagkat ito'y puno ng pag-ibig at pagsunod. Hayaan natin sumunod tayo sa Kanya upang matagpuan natin ang tunay na pahinga at lakas sa buhay. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang lakas at ginhawa ni Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ang namin, pinipinto ang namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa isa't ng aming kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Jesus Nazareno, Jesus.
pads.